With everything happening now, do you think Vice President Sara will run for president in 2028? Well, at tingin ko nagsisisi na sila eh. Na bakit hindi sila tumakbo for president noong 2022. At ang tingin ko, ang kanilang calculation, yung makakasalba lang sa kanila ay for president for Vice President Sara to run for president. Dahil kung titignan mo, Karen, ang hinaharap nila ngayon is an existential crisis. Yung very survival nila ay nakataya. No? Yung quad hearing sa Congress, in-implicate na yung kapatid at yung asawa ni Vice President Sara Duterte. Yung kanilang spokesperson, si ex-human rights lawyer Harry Roque, ay nasa bingit na nakasuhan, no? Ng maraming kaso na hindi lang criminal, kundi even disbarment. No? At ikatlo, yung Vice President ay baka ma-impeach. At kung ma-impeach siya, hindi na siya makakatakbo for any elective office. At ikaapat, yung International Criminal Court may be coming sooner than later. So yung apat na yan ay pinapakita na yung kanilang crisis ay existential. Their very survival ay nakataya. So ang primary response nila ay i-weather yung storm, yung midterm, mag-survive, at inaasahan nila, after the midterm, sila pa rin ang pinakamataas going into the presidential election in 2028. At tingin nila, yung mga umalis sa kanila ay magbabalikan. Dahil alam mo naman, very cynical yung Philippine politics. It's about permanent interest. No? Walang permanent enemies, walang permanent friends. At yun ang inaasahan nila. Ang problema ay bumababa rin yung kanilang approval rating. Bumababa rin yung presidential preference for Sara. Kaya hindi sila nakakasigurado, even if they survive the midterms, kung sila pa rin ang frontliner.